ikinuwento natin yung concert ni Charis Pempenko na ngayon ay Jake Cyrus na sa Sikuan Resort and Casino sa San Diego. Naku, eto na, kumapit kayo. Dalawa lang daw po ang nagbayad nung show na yon, tapos yung mga taong iilan, pina-forward na lang para magkaroon ng maraming tao, kunyari si Mami Divine. Bidang-bida si Mami Divine talaga. In fairness kay Mami Divine, na masikat siya kanya kay Sarah. Mami Divine, kakasuhan. Mami Divine ni Sarah Jeronimo, inirereklamo. Aamin na ba itong dalawang ito? Si Aljur Abrenica at saka si AJ Raval. Chika, tapos na po ang selebrasyon ng Pasko. Ang hinihintay naman natin ay ang matitinding putukan bilang pagsalubong sa taong 2023. At syempre, mukhang inaantok pa po ang iba sa inyo. Pero hayaan nyo po, kaming tatlo po ang bahalang manggising ng inyong mga diwa sa pamamagitan po ng ating mga chikahan at halakakan. Di ba naman, Romel Chika? Yes, nanay, kaya naman. Tapos na ang Pasko, chikahan na tayo ulit ng bongga. At marikutot ng showbiz, Wendell Alvarez. Yes, of course, syempre, dyan lang po kayo at dito po kami pagsasayahin lang po namin kayo. Alam nga naman, dyan lang po kayo at dyan din po kami. Oh, di ba? Hay nako, mga kachika, bukod po sa inaasahan ninyo na mga kwento, meron pa kaming kwentong babawiin. Pero bago ang bawian ng mga issue, ito po ang ating programa, ang inyong programa, at ito po ang Showbiz Now! Nakakaloka programa ito, ah. Agad-agad nanunanggap ang balita. Kasi ilang episodes na nakararaan, ikinuwento natin yung concert ni Charis Pempenko na ngayon ay Jake Cyrus na sa Sikuan Resort and Casino sa San Diego. Ilan tao ang sinabi mo na dumating? Ang sabi ko mga 100. 120 sabi mo. Na pinababa pa nga para na magkaroon na tao. Sa video. Oo, yung pala hindi. Ano ang sabi ng ating source na hindi nanununog at nangunguryente mula sa Amerika? Naku, eto na, kumapit kayo. Dalawa lang daw po ang nagbayad nung show na yon, tapos yung mga taong iilan, pina-forward na lang para magkaroon ng maraming tao, kunyari. At pinapasok na lang daw po ang mga nasa labas ng kasino. Oo, pinaupo na lang. Ay, ay, swerte naman nila. Oo, bakit? May isang young actress dati na naglakas loob na mag-concert sa Araneta Coliseum, pinamigay mga ticket. Doon sa labas. Pero hanggang doon lang din, sa iba pa, walang laman. Ang taas ang gallery, at ang wala. Gitna. Ganun ang ginawa ni Jake Cyrus. Oh. At saka ang dami niyang issue pinalalabas ngayon, mga kachika. Siya daw po ay minolestya. Sino naman kaya ang mumolestya sa kanya? Hinalay. Ay, madaling salita. Ano pa naman yung pasabog yan? Dapat yan sa January 1st, ay sa 31 pa dapat pasabog. Ang tanong muna eh, sino ba nagmolestya sa kanya? Babae ba o lalaki? Yun ang hindi malinaw. Oo. Ang babae, eh, hindi gagawin yon. Kung lalaki naman, pipili siyempre nang gagawa ng ganon dahil pareho lang silang lalaki na. Alam mo, nakakaloka tong kwentong ito. Oo, nakakaloka. At saka ang nakakalungkot doon, alam mo, yung mga kwento na akala niya ay hindi mababawi ng mga taong nakakaalam ng katotohanan para mapalutang dito sa Pilipinas. Oh, kung ano-ano na lang para mapag-usapan? Ang alam ko, masama ang loob ng kanyang ina si Aling Raquel. Oh. Dahil na-aksidente ang kaisa-isa niyang kapatid na lalaki. Oh. Umihingi daw sila ng tulong pero dinededma lang sila. Ay? 7 taon na palang hindi nag-uusap yung mag-ina. Oh, tagal na. Diba? Dermatologist yan. Yes. Nako, itong si Jake Cyrus, kailangan na siguro mag-isip-isip. At saka parang wala nang tumatanggap sa kanya. Yung mga, di ba dati, nakikitira siya dun sa mga Pilipino na mga milyonaryo. Yung mga tumutulong sa kanya dahil alam yung kalagayan niya. Mm-mm. Ngayon wala na. Nagsawa na. Eh, basagin mo ba naman yung lahat na nakadisplay na pabango? Ni hindi ka man lang nanghingi ng sorry. Parang sila pa ang may kasalanan. Sinong tutulong sa'yo? Wala na talaga. Wala na. Pinaliit niya ang mundo niya. Totoo yan. Sobrang niyang pinaliit. Una pa lang po yan, mga kachika. Eh, ang dami-dami pa po nating kasunod. Katulad na si Mami Divine. Bidang-bida si Mami Divine talaga. In fairness kay Mami Divine, na masikat siya kanya kay Sarah. Sobrang naman.
Kaya tuloy na kakabi ng iba, laos na raw si Sara. Si Sara. Oh. Eh, kasi naman, di ba, tiga mo ha, pangalawa na lang ang pangalan ni Sara. Mami Divine, ang ina ni Sara. Oh. Mami Divine, kakasuhan. Mami Divine ni Sara Jeronimo, inireklamo, mga ganun diba eh. Di ba po ha, pangalawa na lang siya. Tama. Buti na lang, may Divine Justice para malaman natin kung sino talaga nagsasabi ng katotohanan sa isyong kinasasangkutan ng dakilang nanay ni Sara Jeronimo. Correct. Ano ang sabi ng mga dati niyang empleyado? Lumalabas na, nagpapatotoo na sa lahat ng mga naisusulat, eto na, nagkakaroon ng linaw. Di ba yung sinasabi nung nagreklamo na sa Dole? Oo. Huli ang pasweldo, laging late, walang overtime pay, walang mga SS, walang mga PhilHealth. Walang mga benepisyo. Walang benepisyo. At pinakakain daw sila palagi ng ulo at leeg ng manok. Ay, paa ng manok. Oo. Yun daw. Alam mo yung kasambahay, ginawa niyang tertergang eh. Anong tertergang? Kasi tinapakain niya ng tira-tira. Ay, tertergang. Alam mo si Tito Dolor Guevara, alim na alim sa kanyang medya. Medya, yun. Medya betis. Tonto as Tito Dolor sa'yo. So, tertergang. Tertergang ginawa niya. Kasi alam mo, nauso yung tertergang noon. Nung panahon ba na yun? Di ba sa fast food? Di ba may mga security guard yun? Tapos yung mga bata na sa labas, papasok yun. Sasabihin ng mga si guardian, bantayan nyo, andyan na ng mga tertergang. Yung mga bata kasi na umaano. Nagugutom kasi sila. Nagugutom. Kaya sa anumang paraano mahanap sila ng makakain. Oo, tama. Yun nga, kasi mga tira-tira daw ang pinakakain. Pero si Mami, di ba yung ginawa niyang tertergang mga kasambahay niya? Parang hindi naman maganda yun. Pero ang latest, di ba, yung mga huling nagpatunay na galing sa kanila, kapag ka daw po may okasyon na ang bida ay si Sara Jeronimo tulad ng birthday, anniversary at kung ano man, nakalista pala yung lahat ng mga nireregalo sa kanya. Ay, nakalista ang mga cake, yung mga stuffed toys, damit, o kung may sapatos man, o kung anumang kagamitan, dapat pala accounted for yan ng PA ni Sara. At kapag kulang, Ay, naku, makakarinig ng talak. Walang palalampasin. Kahit maliliit na regalo, basta something natanggap ni Sara, maliit, malaki, super liit, kailangan may ilabas yun. Kahit ang mga clip, kahit headband, mga ganon. At kapag wala ay pababayaran sa PA. Ano ba yan? Ang lawa naman. Sumobra na, di ba? Parang hindi naman na yata tama yung ginagawa ni nadidinig naman yung telepono tsaka yung kalampag ng pintuan. Di ba? Nakakaloka. Itong yung isang napakalaking abala. Alatado nang siya nagkwento ng charis. Yan ang mag-i-edit, no? Maloloka talaga sila. Oh. Alatado na ang mga sources natin sa Amerika, pinarating dito ang balita sa pamamagitan ng magaling, ng magaling na diva na si Hindi naman totoo yan. Charot. So, nasaan ba tayo? Doon sa kay Mami Divine. Mami kay Mami Divine. Nakakawa, no? Doon sa tertergang na yung mga kasambahay, ni nagsabi pa na doon niya daw pinapakain sa may gilid. Sa may gilid lang. Naglabas yata kasi ng mesa sa labas ng kusina, nandun yung mga alagang aso. Ay! Ano ba diba? Yan? Siyempre naman, hindi naman sinasadya ni Mami Divine na makasama ng mga kasambahay ang mga alaga nila. Kaya lang, kapag malapit at ikinwento, kundi may dagdag, may kulang. Diba? Kaya nga hindi natin alam kung ano katotohanan, mabuti na lang may divine justice. Yes. Yun ang magsasalba sa kung sino man na nagsasabi ng katotohanan. Tama. Kaya na kahit hindi na magsalita si Mami Divine, malalaman natin ang siyempre magsasalita sa kanya mga abogado. At sa pagpasok ng susunod na taon, maghaharap na sila nung nagre-reklamo sa Dole. January 5? Magkikita na sila, kailangan na magbigay ng pahayag ni Mami Divine, dapat kontrahin niya kung alin man doon ang imbento at ayusin niya kung kailangan at dapat. Yes. Diba? Tama. Kaya lang nakakaawa lang si Sara. Kaladkad talaga ang pangalan sa pagkakataong ito. Totoo. No? Damay-damay. Damay. Diba? Ayan, I hope maging maayos itong problemang kinasasadlakan ni Mami Divine ngayon. At kapag hindi po ninyo ito hinarap at hindi nyo tinutukan, mas marami pa pong aalsa, aangat na mga kwento tungkol sa hindi nyo kagandahang pakikitungo sa inyong mga empleyado. Totoo. Yun naman yun, di ba? At ang susunod nating item,
Jem, nako. Ay, nako. Sumingaw ito. Totoo na ba ito, nanay? Mm-hmm. Ay, oo. Ano ba yung totoo ba o ano? Ay, hindi. Kasi ang sabi daw, siyempre next year, di ba, 2023. O, di ba, bagong taon yun. Mm. At siyempre, papasabog na daw sila ng bagong kwento. Na ano ito yan? Daw na si Coco at saka si Julia magpapakasal na next year. Anong klaseng kasalan? Magarbong kasalan? Sabi daw, itatago daw muna ito eh. Secret marriage lang muna. Sa West lang siguro ito. Siyempre, sekreto nga secret. Eh. Diba? Kung dapat malalaman natin kung sino ang magkakasal sa kanila, di ba? Mm-hmm. At kung saan ang lugar. Saan ang lugar, o baka governor o kung congressman, di ba? O mayor. Mayor. Oo. Kasi ito, secret wedding lang. Oo, hindi ko alam mo bakit secret, bakit lumabas baka ito. Baka una lang muna para sa kanila yon. Privado, pampamilya lang. Kapag ka dumating na yung takdang panahon, church wedding na ang susunod, imbitado na ang lahat. Ay, pwede. Pwede. Ng mga mahal nila sa buhay, invited na yon. At kung matutuloy talaga next year yan, naku, ang saya-saya nating lahat kasi tapos na ang kwento at paghuhula-hula natin. Oo, lalo na ang mga Jules fans. Kura. Diba? At bukod dun sa kasalan, syempre, marami nagtatanong, aamin na kaya sila na meron na silang anak? Yun naman ang hinihintay. Baka sunod-sunod na yan. Magpapakasal, tapos at amin na may anak. At binyagan. Oo, diba naman? Ano naman ang masama doon? Mas maganda yung maharap tayo sa salamin, maharap tayo sa katotohanan, hindi na tayo natatakot na mapag-usapan. Tama. Diba naman? At kung totoo man, anong wish mo para kay Coco at kay Julia? Siyempre, ang ano ko sa kanila, mas maganda yon para na, ibig sabihin, manahimik na sila. Wala na, ibig sabihin, may buzzer na sa kanila at least. Pero yung pagkasal nila, inamin na talaga nila yon. O, teka muna, ano naman ang kantang gusto mo ihandog sa kanila? Ay, siyempre kakantaan ko siya, I'm leaving on a jet plane. I'm leaving. Sino ba kumanta niyan? Na mayapa na ang kumanta niyan, yung original. Nat King Cole. Huh? 19, ano pa yun, hindi pa tayo pinanganganak nung uso si Nat King Cole. Gumigitara siya, na mayapa, bumagsak yung sinasakyan niyang chopper. Ayan, bumagsak. Oh. Ay, si John Lennon. Si John Lennon ay pinatay. Pero tama yung John, apelido na lang ang kailangan. John Denver. Ayun. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm leaving. Colorado Mountain High enough. Oh, di ba? Ang ganda ng mga kanta niya. Ang ganda ng mga kanta ni John Denver. So, aminin naman, yung mga lumang kanta talagang maganda. Oh, totoo yan. Magaganda talaga. Okay, yan yung kay Coco at saka kay Julia. Ay, kay Mami Divine. Ano ang kanta? Ay, siyempre kakantahan ko siya ng... Maganda to. Ay, alam niya yan. Sikat ito. Alam niya yan. Yung kanta ni... Ang ganda. Ni, ano, ni no? Ni Morissette, di ba? Ni Morissette? Oo, oh, yung sikat na yung... Ano? Alam mo yan? Maganda yan. Sikat na sikat, pero hindi mo alam ang title. Kinakanta ng lahat yan. Kinakanta ng lahat. Kantahin mo. Gusto ko nang bumita. Pero bakit hindi pumutok sa kanya yan? Ba't iba yung kumanta doon pumutok? Ay, si Sherin Reyes. Ang original. Kaya nga. Kay Morissette ang nagsumikat. Ah, tama. Oh. Si Sherin Reyes. Oo. Oh, oh. Tapos, kinata ni Morissette, doon siya sumikat. Doon pumutok. Gusto ko nang bumitaw. Ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Ngunit ayaw ng pustiso. Gusto ko nang bumitaw. Ay, nako. Uy, may isa pa tayong pag-uusapan. Ay, aamin na ba sila? Nako. Romel at Wendell. Oo. Aamin na ba itong dalawang ito? Si Aljur Abrenica at saka si AJ Raval. Nako, parang mahihirapan tayo dito, Nay. Susugal ba tayo dito na? Parang di aamin niya. Palagay ko, wala na silang masusulingan kapag booking na booking na. Aantayin na lang nilang masukul sila bago umamin. Diba? Nga, tama. Ano ba ang gusto mong aminin ni Aljur at saka ni AJ? Di siyempre, una-una, aminin ni AJ at saka ni Aljur yung may anak na sila. Oo, katapang mo ngayon. Hindi kasi, di ba, yun naman ang ano, ba't ayaw pa nila aminin. Kung talagang baby, nila, so always a blessing. Kung talagang anak nila yun, dapat aminin na nila kasi, di ba pangit yung ibig sabihin na may ano yun, may balik yun. Pag yung anak, parang sinisuway mo yung... Meron niya mga nambabash sa kanila, sabi niya, kapag naging pangulo ng Pilipinas yung anak nyo, tsaka kayo maghahabol na anak namin yan. Oo, tama. Diba? Oo,
Tsaka dapat, kapag ka totoo, aminin. Oo. Yes. At saka ginawa ninyo, panindigan. At saka, napakaliit po ng mundo para pagtaguan natin kapag tayo ay nagsisinungaling. Oo. Diba? Tama. Totoo-totoo yan. Kaya sana naman, ngayong pagpasok ng 2023, kung ano man po ang kailangan nilang aminin sa publiko, go na. Oo. Yes. At saka, panawagan na rin natin ito sa lahat ng mga artista na nina-deny. Siguro 2023, pasabog nyo sa unang araw ng 2023. Mm. Umamin kayo, mukhang magiging maganda ang mga relasyon nyo. Anong gusto mong sabihin ni AJ Rabal sa unang araw ng 2023? Nakaganon ka. Ayoko nakaganon siya. Sige, yung ano yan. Anong sasabihin mo? Nakaganon siya? Alam nyo, sa lahat ng mga doon ka tumingin sa camera. Kala ko nyo yung muna. Mesa, kinakausap mo eh. Oh, go. Alam nyo, itong 2023, mayroon akong pasasabugin. Tapos ito sana ay maniwala naman kayo. Na talagang hanggang ngayon, hindi ko pasasabihin sa inyo na may anak pa ako. Ay! Mag-deny pa rin siya? Mag-deny pa rin? Oo. O gawin mong positive. Oo, gawin natin. Para mahalin siya ng publiko. Ayan. Alam nyo, itong 2023... Mag-deny pa rin talaga. Hindi natakpan mo. Alam nyo, itong 2023, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Na tama yung mga sinasabi nila sa akin na ako'y nagkaroon talaga ng anak. Sinong ama? Sa isang private hospital na sa isang private na paanakan. At siyempre, walang iba kundi yung tatay nito. Siyempre, walang iba kundi ang mahal ko, si Aljur. Mahal ka rin ba ni Aljur, Abrenica? Tanungin muna natin po si Aljur. So, ano ang kanta yan sa pag-amin ni AJ kung sakali? Ay, siyempre kakanta ko siya, I want to break free. I want to break free. Break free. Break free. Break free. I want to break free. Diba? Sino ang kumanta ng I want to break free? Sino? Siyempre, yung wala iba ko di yung Queen. Sino ang vokalista ng Queen? Ay, si Freddie Mercury. Ano ba si Freddie Mercury? Ay, proud ano member. Siya, member ng LGBTQ. At tanggap niya yan. Bago siya pumanaw, inamin niya. Hindi niya nilaro ang publiko, di ba? Kaya naman, heto na po, mga kachika. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, heto na po. Bago po ang lahat, syempre, pagpupugay po muna sa mga taong hindi nakalilimot na sumuporta sa amin mula po sa iba't ibang lugar sa Los Angeles, California. Maraming salamat kina Geoffrey Lapus Jimenez at kay Benjamin Cabrera. Thank you sa inyo mga anak. Ganun din kay OG Maristela ng Essen, Germany. At kay Joyce Mabi ng Arizona, USA. Kaibigan ni Letlet Kokabo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Thank you. Sino ang magbabato ng BI natin? Di syempre, ako. Alam nyo, ang BI ko ito. Napakabait din itong babaeng ito eh. Ah, babae? Parang mali naman. Sa umpisa lang yun, diba? Napakabait na mukha, diba? Alam mo, itong araw, ang araw talaga ito, isang malaking joke. Kung alam mo, yung pala, kabaliktaran. Ah! Kabaliktaran pala ito. Impresyon. Oo. May kakaibang ugali itong babae nito eh. May kakaiba. Kung mga babae ka naman, para namang galing sa pusalian. Alam mo, kakaitong, ano ito, ang... Tumbuhay. Itong bruhang ito. Ayan po, babaeng ito. Alam nyo ha, napaka ano ito pala, yung ibig sabihin matikuloso. Hindi matikuloso, makwenta. Makwenta. Oo, makwenta pala siya. At talaga ito pala siya, nakatutok ito siya sa television. Bakit? Kasi nung naging ano niya ito yung isang... Karelasyon. Karelasyon niya isang TV person, male TV personality. Oo. Oh. Nasikat. Nasikat ito, yung male TV personality. Tapos ito siya, nakatutok siya sa TV kasi tuwing magkaroon ng birthday ito ang TV personality, talagang siyempre maraming nagre-regalo. Oo! Oo, diba? Ito nakatutok. At hindi lang araw-araw. Oo. Binabantayan ng girl. Oo, kasi diba nakaabot yung mga... Nakaabot yung mga tao. Oo, katulad yun nga. Hindi katulad yun sa mga audience. Kung minsan, diba, nagbibigay. Kuminsan, charotera ka rin eh. Sa kampalaka. Tapos, okay. Tapos ito, di ba? Kuminsan kasi yung mga audience nagbibigay. Ay, siyempre, para kayo kay, ano, sa TV personality. Oh, ito. Inaabot talaga. Kuya, sa'yo to. Ito, oh. Tapos,
Sinicheck niya yun. Pati yung kulay, ha? Nang ano? Nang lagayan. Pati yung kulay. Anong na, tawag doon? Yung paper bag. O, yun. Paper bag. O, pati yung kulay ng paper bag, tinatandaan niya yan. Okay. Kung anong mga inaabot dun sa Mel Showbiz personality na yon. Tapos ito na din, syempre, ay, kulay black. Ay, kulay white yun, ha? Yung isa, ha? Ay, kulay ano yun, ha? At saka, oh, pag-uwi ano na ng bahay. Ito na, pag-uwi na ng bahay. Di, siyempre, ikakarga na yan ng Mirsio Bispo. PA. Oh, mm-hmm. PA doon sa ano, sa likod. Siyempre, ang sikat na Mirsio Bispo, pag-uwi niya doon. Di, siyempre, papasok lang yan doon. Pagkatapos, ang PA na yun, magbibitit ng mga ibinigay doon, no, niregalo doon sa Mirsio Bispo. Hindi yan muna anin yung ano, yung Mirsio Bispo personality. Doon muna siya nakatutok ang tingin. Sa PA muna. Hindi, doon sa bit-bit. Bit-bit na bit, tinitignan niya kung tama-tama ba yung accounted mga ano. Accounted for din. Oo. Nakatutok sa TV, bilang na bilang. Oo. Napakalungkot naman talaga ng mga buhay. Kung tama ba yung dinala doon sa bahay niya na nakita niya doon sa television. So, hinahanap niya. Hinahanap niya. Katulad yan, pagkukuminsan sabihin niya, "Hoy, di ba may kulay itin na ibinigay sa'yo? Bakit nawala dito? Yung ba, bakit nawala yung paper bag na itin?" Ginaganon niya. Alam mo, starter tayo eh. Isang sundot. Isang sundot mo lang. Di ba? Alam na niya yung katugon. Okay. Tapos, saan yung kulay itin dito? Tapos, sasabihin niya, itatanong niya doon sa Mel Showbiz for, "Asan na yung ano dito?" "Ay, iwan ko! Eh, bakit ako tinatanong ko?" Malay ko dyan. Malay ko dyan, eh, binibigay niya. Pagbigay sa akin yan. Siyempre, inaabot ko malang yan doon sa PA. Totoo. Ang PA ko naman yung bahala sa magkarga doon sa sasakyan. Kung nakakaloka itong babae ito. Babae. Yung kaya ang dahilan kung ba't nagkahit. Ay, oo, siguro yun ang dahilan kasi masyado siya makwenta. Mabilang siya eh, binibilang niya talaga. Eh, yung lalaki pa naman, walang pakialam, ano? Ay, walang pakialam yung Mel Showbiz personality niyan. Diyos ko eh, siyempre, ano yun eh, parang mayaman yun eh. Mayaman. Parang lang? Parang lang? Oh. Mayaman talaga yun. Oh, oh. Eh, anong kakanta natin dyan? Giling-giling. Giling-giling. Ganun ba yun? O, paanong kanta doon? Kaya't ibigay mo na ang aming Christmas. Uy, Aegis yan eh. Ay, Aegis ba yun? Kaya ibigay mo na ang aming Christmas bonus. Ganun. Yun. Pero, tapos? Pero ito yung babae nito. Mayaman ito eh. Mayaman. Eh, ba't ganun? Mayaman. May mga tindahan ngayon ng ano eh, di ba? Yung... Huwag na! Mabubuking ka na! Mabubuking na ba? Siguro yung mga bit-bit na siguro, kaya siguro bibilang niya. Baka siguro meron siyang, ay hindi yan naman ipamigay yun. Hindi niya ititinda yun na mayaman na siya. Hindi niya ititinda yung mayaman na siya eh. Kantahan mo na lang itong male personality na sikat na sikat. Kantahan mo. Well, we're not you on the door. Nag-invento na lang. Where were you on the door? Ano yun? Yung ano, yung kilala siya, yung makikilala yung blind item natin, kung sino siya, yung kanta niya. Mm. Ay, siyempre yung kanta niya, yung mahirap naman yung kakantayan natin yun, di ba? Okay lang. Okay lang ba yun? Di ba kanta niya yung ano? Yung... Yung ano? Maglalaro tayo. Hep, hep! Hooray! 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 Kanta! Hooray! Hep, hep! Kanta! Ikaw na nga ba? Ano? Siko, pinagdagan mo pa? Binigyan na nga ng clue. Ikaw na nga ba? Ang hindi, ang hinahanap ng puso. Ang siyang nagbibigay ng saya at pagdo. Wala talaga. Hindi talaga niya alam yon. Ibang kanta na lang. Oh. Kanina, nag-giling-giling na ako. Oh. Nag-giling-giling. Ay, ang ganda nito ng kanta niya, yung pamasko. Ano? Yung pamasko. Kung may pamasko, sigurado naman, di mo alam yan eh. Oh. Ano? Yung pinasikat na lang niya. Oh. Di ba pinisikat niya yung spaghetti pababa? Kailan pa kumanda yung si Kuya? Spaghetti pababa. Babe, hot babes yun. Sex ano bomb yun. Sex bomb. Ay, sex bomb pala yun. Sex bomb pala yun. Bulaklak pala yun. Bubuka ang bulaklak, papasok ang reyna, sasayaw ng cha-cha, ang saya-saya. Ayan na. Bumtiyaya, bumtiyaya. Oh, malapit na dun yun. Yeah, yung kanta ng male personality, malapit na dun sa boom. Boom, boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat.
Boom, boom, boom. Yan. Boom, tarat, tarat. Boom, boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom, boom. Ayos! Ay, nako, sa wakas, nadali mo rin. Pagkatapos ang pag-i-starter namin, grabe ka talaga. Ay, nako naman, Tito Manny Garcia, I'm sure, get luck mo na, pasok na sa bangayang hula mo. Ano ba ang dapat gawin? Nako, mag-subscribe po kaya para dumami tayo ng bonggang-bongga. Isabay niyo na rin po yung aking Rommel Chica Vlogs, ha? Salamat po! Congrats! Salamat po! At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit niyo na yung bell para magkaroon kayo ng notification at makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. Ayun! Sinong gusto mong batiin ngayong bago magbagong taon? Ito ay... Parang wala naman akong mabatiin. Wala kang mabatiin. Wala kang mabatiin. Okay. Kami po gusto po namin kayong batiin. Malayo-layo po naman. Ilan tulog at gising pa. Basta, kayo po ang nagpapaligaya sa amin. Kayo po ang aming swero na hindi na kailangan pang isaksak sa aming mga ugat. Kayo po ang pinakamabisang gamot namin sa kalungkutan. Yes. Diba? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Ito po ang ating programa at ito ang Showbiz Now Live! Salamat po. Thank you. Boom, tarat, tarat. Boom, tarat, tarat. Tararat, tararat. Boom, boom, boom.